Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards at oracle cards para sa July 19, 2020, Linggo, para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abangan ang aming special shoutouts at pagbati sa dulo ng ating video. Pinapaalala po natin na gaano man po kahaba ang ating mga videos ay maglalagay naman po tayo ng timestamps sa ating description box at sa unang pin comment sa ating comment section para naman po sa ganun ay mapuntahan nyo po kaagad ang basa sa inyong horoscope matapos nyo po mapakinggan ang general manifestation cards natin for the day. Pinapaalala lang din po natin na ang basa sa ating mga baraha ay pawang gabay lamang po. Nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon kung kinakailangan natin ng tulong para sa ating physical, mental, o spiritual na aspeto ng ating mga buhay, ay meron po mga espesyalistang handang tumulong para sa atin. At kung kinakailangan na po natin ng ultimate na gabay, ay nandyan po ang ating poong may kapal upang tayo ay kanyang tulungan. So simulan po natin sa pagbabasa ng tarot cards para sa pangkalahatan sa pamamagitan ng pagbunot ng tatlong baraha na magsisilbing general manifestation cards natin for the day. Pagkatapos po ay bubunot po tayo ng isang baraha, ng tarot at ng isang oracle card para sa bawat zodiac at yun po ay i-relate natin sa general manifestation cards natin at yun naman po ang magsisilbing basa sa kanilang horoscope ngayong araw ng Linggo. So tara, samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga barahang gagabay para sa ating araw ng Linggo. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ugaliin pa rin po nating panatilihing malinis ang ating katawan at ang ating kapaligiran. Matuto tayong magsuot ng maskara, lalo-lalo na kapag tayo ay lumalabas. At matuto tayong dumistansya dahil nandyan pa rin po ang banta ng pandemya. Kaya iba yung ingat pa rin po, mga kapatid, mga kaibigan. Muli po isang taus-pusong pasasalamat mula po sa amin dito sa Daily Habit Channel sa inyong walang humpay na pagsuporta sa aming mga videos. Maraming salamat po. Sadyang nakakataba po talaga ng puso ang inyong suporta. Kaya naman po, bilang pasasalamat sa mga gusto po ng personal na gabay, hanapin nyo lang po kami sa Daily Habit Horoscope. Yan po ang aming Facebook fanpage. Mag-message lang po kayo doon at kapag kayo po ang amin ng nadaanan ay i-schedule po namin kayo. Pagpasensyahan nyo na po sa mga messages na hindi pa po namin nababasa at nare-replyan kasi sadyang napakarami pong nagpapa-personal gabay. So sana po ay konting pasensya pa po ang hinihingi namin. So maraming salamat po talaga sa nag-uumapaw ninyong suporta sa amin. So muli po, yaan ay Daily Habit Horoscope Facebook fanpage po. Muli po, hindi po kami nagpapabayad sa aming pagbabasa. Ito lang po ay aming pamamaraan upang magbigay po or masuklian ng inyong pagsusuporta sa amin. So maraming salamat po. So balasahin ko po muna ang ating tarot cards. Tapos isusunod ko po ang oracle cards natin. Ngayon kung may mga suggestions po pala kayo para sa aming channel ay maaari nyo po siyang i-comment sa ating comment section sa ibaba. So i-comment nyo lang po siya para naman po sa ganun ay mas ma-improve pa po namin ang paggagabay namin sa inyo sa pang-araw-araw. Okay. So, ang tarot cards po natin ay lalagay po natin dito. Pagkatapos ay isusunod ko po ang oracle cards natin. So, ang oracle card po na gagamitin natin ngayon ay ang Life Energy Oracle Cards. Na ilalagay naman po natin dito. So, simulan na po natin. So, bubunot po muna tayo ng tatlong baraha para sa ating araw ng Linggo. Ito po ay ang nakabaliktad na Queen of Pentacles, nakabaliktad na King of Swords,
at ang upright position ng The Chariot card. So, ito po ang mga barahang gagabay sa ating araw ng Linggo or sa mga susunod pang araw. So, tingnan po natin kung paano siya magmamanifest sa ating buhay. So, simulan po muna natin sa nakabaliktad na Queen of Pentacles na kung saan sinasalamin nito ang isang tao na maaaring napakalapit para sa atin. Maaaring ito rin po ay sumimbolo sa atin mismo. Okay? Ngayon, ano ba ang qualities ng Queen of Pentacles? Sa pangkalahatan, ang mga queens ay ito ay mga tao na sadyang malapit sa atin. Sabi ko nga, maaaring kayo rin po ito. Kaya tingnan nyo po kung magre-reflect po sa inyo yung mga babanggitin ko. So, sa pentacles po na kung saan tumutukoy ito or sumisimbolo ito sa any type of or any form of resources. So, might it be money or pera, pananalapi, property o kaya ay yung mga bagay na material sa buhay. Okay, maaaring sumimbolo din ito sa oras. So, oras, panahon, pangyayari o kaya ay yung oras na ginugugol natin sa mga bagay. Okay, so any form of resource, yaan ang pentacles. Ngayon, itong tao na sinisimbolo ng Queen of Pentacles ay maaaring tumukoy sa isang tao na sadyang malapit sa atin na kung saan siya yung makikita mong talagang punong abala kapag may mga event. Okay? So, siya yung tao na talagang nag-organize na mga bagay. Maaaring siya rin ang taong nagbabalanse ng mga ng ating mga passbooks o kaya yung mga bank accounts natin. Siya yung taong nagbabudget para sa pamilya. Okay? So, maaaring kayo nga ito or isang taong malapit sa inyo. Tapos, siya rin ang tao na kung saan ay ginagawa niya ang lahat para naman sa ganon ay maging pantay-pantay or maging patas ang mga bagay na nangyayari sa pamilya natin. Okay? So, kung sino man itong naiisip ninyo or pumapasok sa isip nyo habang binabanggit natin to, ay maaaring yun yung mga qualities niya. Okay. Dahil ito ay nakabaliktad na nagpakita sa atin, maraming pwedeng ibig sabihin ng nakabaliktad na Queen of Pentacles. Isa po dyan ay maaaring mag-reflect ito sa pagkawala ng amor nitong taong ito para sa atin. Maaring siya ay nawawalan ng disposisyon sa buhay na kung saan ay para bagang nahihirapan siya sa mag-budget, na mag-balance ng mga resources, yung oras ay parang nawawalan din siya ng oras para sa kanyang sarili o kaya sa kanyang pamilya. So kung sino man itong pumapasok sa isip mo habang sinasabi natin to, mga kapatid, mga kaibigan, ay maaaring siya yon. So tingnan pa po natin kasi isang court card na naman ang isa pang nagpakita sa ating general manifestation. At ito ay ang nakabaliktad na King of Swords. So, ito po ay maaaring lalaki o babae sa ating buhay. Maaaring kayo, maaaring ibang tao. Ito po ang qualities ng King of Swords. So, ang King ay sumasalamin sa isa sa mga mature na kinoconsider natin para sa ating mga buhay. Siya yung talagang experienced pagdating sa buhay. At ito yung tao na kung saan ay hinahangaan natin pagdating sa mga pagpaplano, paggawa ng mga strategiya, pag-i-implement or pag-put into action no, itong mga plano na ito. So, siya yung tao na tinitingnan lahat ng mga bagay sa iba't ibang anggulo. Siya yung talagang tinatawag nating master planner, kumbaga. Okay? Pero, dahil nakabaliktad itong nagpakita sa atin, okay? Maaring may isang tao na malapit sa atin or maaring kayo, mga mahal na manonood, ang sinisimbolo nitong King of Swords na kung saan siya ngayon or sa mga susunod na araw magmula ngayong Linggo ay magkakaroon ng problema pagdating sa pagpili ng mga gagawin niya. Maaring siya ay nahihirapang magplano, parang walang pumapasok na mga ideas sa kanyang isip. Kaya naman siya ay nahihirapang mag-strategize kung ano yung mga susunod niyang hakbang na gagawin.
mukhang merong mga pagkalito sa mga proseso. So may mga hindi siya nasusundan or may mga hindi siya nagagawa sa na kinakailangan niyang gawin upang maabot ang kanyang mga ambisyon o kaya magawa ang kanyang trabaho ng maayos. So yan ang pinapakita ng King of Swords. So kung sino man itong pumapasok sa isip mo, kapatid, kaibigan, maaaring siya iyon. At ang pangatlong baraha po na nagpakita ay ang upright position ng The Chariot card. Ang Chariot ay isa sa mga major arcana. Kapag sinabing major arcana, malamang sa malamang, itong paggagabay na itong barahang ito ay talagang kinakailangang mangyari or mangyayari sa araw natin ng Linggo. Kaya po ang binabanggit ko doon sa dalawang baraha, ay maaaring ito ay maganap ng araw ng Linggo o kaya sa mga susunod na araw. Pero kasi kapag major arcana, ito ay most probably Linggo talaga mangyayari. Okay? So anong pinapakita, anong simbolismo ng The Chariot card? Kung makikita nyo po sa larawan ng Chariot card, may isang babae na nakaupo sa karwahe na hila-hila ng dalawang Sphinx. Okay? So pinapakita nito ang pagiging pagmamadali natin sa paggawa ng mga bagay. Okay, so it's either binibilinan tayo na madaliin natin ang mga pagdedesisyon or sinasabi na nagpakita siya na kaya naman baka ang ginagawa natin ay masyado tayo mabilis, kaya naman pinapabagal niya tayo. Okay, so it's up to you, kapatid, kaibigan, kung paano mo itra-translate kasi yung baraha. Binibigay ko lang po sa inyo at pinapakita ko sa inyo yung mga maaaring kahulugan niya para sa iyong buhay. So, sa Chariot card, pinapakita pa nito na maaaring ikaw ay magtagumpay sa isa o higit pa na mga bagay sa iyong buhay ngayong araw ng Linggo. So, maaaring ikaw ay mananalo ba? Meron ka bang sinalihan na napatimpalak na kung saan ay maaaring manalo ka? Meron ka bang sinalihan na parang raffle draw at ikaw ay ang mabibunot? Okay? So, tingnan natin kung paano siya magmamanifest sa buhay mo, kapatid, kaibigan. So, matotal, sinasabi ng ating mga baraha na pag-isipan nating mabuti ang ating mga ginagawa. Yan ang bilin ng King of Swords sa kanyang nakabaliktad na posisyon. So, binibilinan tayo na pag-isipan natin mabuti ang mga bagay. Sa pangalawa, na Queen of Pentacles sa kanyang nakabaliktad na posisyon, binibilinan ka na ikaw ay i-consider mo ang oras, ang panahon, ang mga pagkakataon, ang resources mo, maaaring pera, oras, enerhiya, kailangan ay gamitin mo sila ng maayos para naman sa ganun ay ma-achieve mo ang mga kagustuhan mo ngayong araw ng Linggo or sa mga susunod pa. At ultimately, binibilinan ka na mukhang ma-achieve mo naman sila. Siguraduhin mo nga lang na hindi ka patagal-tagal. Okay? Oo, sinasabihan na kailangan mo i-consider ang mga bagay sa buhay mo, pero hindi naman din ibig sabihin ay gugulin mo lahat ng oras para lang napaka-perpekto ng mga pagpaplano mo. Okay? Kasi wala namang perpekto. It's just a matter of trial and error, so to speak. So, kailangan ay mag-isip tayo mabuti. I-consider natin ang oras, panahon, pera natin. Pero sinasabi, huwag din naman nating masyadong i-take ang ating oras for granted kasi baka mamaya ay mahuli ang lahat. Yan ang ating general manifestation cards ngayong araw ng Linggo, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon dumako naman po tayo sa pagbunot ng isang tarot card at ng isang oracle card sa bawat isang zodiac. Unahin po muna natin ang mga baraha para sa ating mga kapatid na Aries. Aries, para po sa inyo ang tarot card po na nagpakita
ay ang nakabaliktad na Knight of Pentacles. At ang oracle card po na nagpakita para sa inyo ay ito po. Thank you, Universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. So, kapatid na Aries, binibilinan tayo ng ating Knight of Pentacles na huwag talaga tayong masyadong magmatagal sa mga bagay na ating pagdedesisyonan or gagawin. Lalong-lalo na kung kaakibat nito ay ang paggamit talaga ng oras. So kung merong mga bagay na gugugol ng oras, make sure na kailangan ay matuto tayong balansehin at gamitin ng ayos ang ating mga oras. Okay? Kasi parang yan yung nakikita natin ngayon para sa iyo, kapatid na Aries. Sa pagpapakita ng Knight of Pentacles, tapos Queen of Pentacles sa kanilang parehong reversed position, ay talagang sinasabihan ka na i-consider mo ang mga resources mo. Again, oras, pananalapi, o enerhiya. Kailangan ay magamit mo sila ng ayos at wasto sa paggagawa mo ng mga pagdedesisyon. Pag-isipan mo mabuti, mag-strategize ka, magplano ka kung ano ang mga bagay na kailangan mong matapos at mabigyan ng tuldok, so to speak. Okay? So kung may mga projects ka, yan yung pumapasok sa akin, na kung may mga projects ka na kailangan ay matapos na, gawin mo na, huwag ka nang magpatagal-tagal pa dyan. So sabi nga ng The Chariot card, makakamit mo ang iyong tagumpay kung hindi ka magpapatagal-tagal sa iyong mga ginagawa. Make sure ay isipin mo mabuti ito, katulad ng sabi ng ating King of Swords, pero huwag din naman masyadong gumugol ng oras at para bang you're just taking your time at parang nagpa-procrastinate ka na lang. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Aries, ng ating mga baraha at sinasabi na you have to look and see beyond the limits of your fear. So kung meron mang mga bagay na parang kinakatakot mo, ano ba itong kinakatakot mo? Ano bang gumugulo sa isip mo? Kaya ba parang ang bagal mo magdesisyon? Parang ang bagal mong gumawa ng aksyon? Kung ano man yan, kapatid na Aries, siguro kinakailangan ay you have to free yourself from your fears. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Aries. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 13, 21, at 36. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Taurus. Taurus, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Queen of Wands. Tapos po ang inyong oracle card for today ay ito po, I choose to learn through love. So, kapatid na Taurus, binibilinan ka na ang mga malalapit mo sa buhay ay kailangan mo talagang ikonsidera. Okay? Kailangan mong balansehin ang oras mo sa pagitan nila. Kailangan ay balansehin mo ang oras mo sa iyong mga malapit sa buhay, maaaring kapareha, partner, kapamilya, or kung sino paman mahalaga para sa iyo. Kailangan ay siguraduhin mong binibigyan mo sila ng dapat at karapat-dapat na oras para sa kanila. Huwag puro trabaho, kasi pinapakita ng wands sa atin ay trabaho at ambisyon nating mga sa ating mga buhay. So, sinasabi na kailangan mo silang balansehin, at isa sa mga bagay na talagang magtuturo sa atin ng gabay at ng direksyon ay ito. I choose to learn through love. So kailangan pangibabawi natin ngayon ang pag-ibig natin, hindi lamang para sa ating mga kapareha, mga malapit sa buhay, kundi pagmamahal din natin sa ating sarili. So kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, ay ipakita mo din siya sa pamamagitan ng gawa. So kung sinasabi mo na mahal mo ang iyong kapareha or itong mga malapit sa iyong buhay, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, then kailangan ay mag-spend din tayo ng oras sa kanila. Sinasabi na kailangan ay balansehin din natin ang paggamit ng mga resources natin with them.
energy, time, and money. So sinasabi na kailangan ay huwag din tayong masyadong tutok ng sobra-sobra sa ating mga trabaho. Make sure na huwag kang magpatagal-tagal sa iyong mga ginagawa at sa iyong mga kailangan gawin. Kailangan ay sila ay mas sana matapos mo ngayong araw, kapatid na Taurus. At kung ikaw man ay may mga kahirapan sa pag-iisip ng kung ano ba talaga ang uunahin mo, then kailangan i-prioritize mo ang mga bagay. Pag-isipan mo mabuti, planuhin mo para naman sa ganon ay hindi ka nahihirapan. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Taurus. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 10, 28, at 49. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Gemini. Gemini, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na The Moon card. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. So, akmang-akma, kapatid na Gemini, para sa iyo ang sinasabi ng ating oracle card, na kung saan ay kailangan ikaw ay talagang mag-isip ng mabuti sa iyong mga gagawin. Kasi katulad ng pinapakita ng ating nakabaliktad na The Moon card, ay kailangan mong pag-isipan ang mga bagay. Kailangan ay lumabas ka sa dilim ng gabi. Kailangan ay paliwanagin mo ang iyong kaisipan. So kung meron kang mga bagay na gumugulo sa iyo, kinakailangan mo ng tamang paggabay, tamang pag-iisip. Kailangan ay pagplanuhan mo kung ano ba talaga ang mga bagay na gusto mong matamasa sa iyong buhay. Sinasabi ng ating mga baraha, kapatid na Gemini, na simulan mo sa pagbalanse ng paggamit mo ng iyong resources, oras, panahon, ng iyong pananalapi, ng iyong enerhiya, kung papaano mo ma-achieve ang mga gusto mo talaga na mangyari sa iyong buhay. Huwag tayong papatay-patay sa ating mga ginagawa para naman sa ganun ay ma-achieve natin ang mga kagustuhan natin. Okay? Kung merong mga bagay na nag-hold back sa'yo sa nakaraan mo, kailangan ay i-let go mo na sila. Kinakailangan mo nga talaga siguro mag-meditate ngayong araw, kapatid na Gemini, para naman sa ganun ay maalala mo na itong mga bagay na nangyayari sa iyong buhay or nangyari sa iyong buhay ay lipas na, tapos na sila. Kailangan na natin mag-move on, mag-move forward. So yan ang binibilin sa iyo, kapatid na Gemini, ng ating mga baraha ngayong araw ng Linggo. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 44, 50, at 68. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Cancer. Cancer, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang upright position ng The Devil card. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Kapatid na Cancer, napakalaki ng bigay or ng bilin sa iyo ng ating mga baraha ngayong araw ng Linggo. Cancer, mukhang merong mga bagay na kung saan ikaw ay napipigilan pa rin hanggang ngayon. Parang ikaw ay nakagapos, nakatali, nakaposas sa kung ano ang mga nangyari sa iyong nakaraan. Kaya naman nagpakita ang ating The Devil card. Hindi para takutin ka kasi, ay nako, demonyo. Hindi po. Ang The Devil card ay sumisimbolo sa pagkagapos ng ating mga sarili sa mga bagay na maaaring material. Okay? So, kung ikaw ay masyadong nakagapos sa mga material na bagay sa iyong buhay, kapatid na Cancer, ay i-let go mo yan. Kung ikaw ay nakagapos sa mga bagay na patungkol sa mga nakaraan natin, ay i-let go mo na yan. Kailangan ay mag-move forward tayo. Yan ang simbolismo ng chariot para sa iyo, kapatid na Cancer. Despite na sinabi natin na ito ay something na magmadali tayo and all that, pero parang ang nababasa natin dahil sa nagpakitang oracle at ang
tarot card para sa iyo, ang mas nababasa natin ay more of mag-move forward ka para naman sa ganun, kapatid na Cancer, ay hindi ka nagpapatali sa mga nangyari sa iyo. Kung may mga problema patungkol sa mga pananalapi, resources, katulad ng oras at ating enerhiya, then kinakailangan ay matuto tayong balansihin ang mga ito. Kailangan ay pag-isipan natin kung paano pa natin masusolusyonan ang mga problemang ito para finally we can say na tayo ay malaya, tayo ay wala masyadong problema na dulot ng mga nakaraang nangyari sa ating mga buhay. So kung kaya natin mag-let go of the past, ay gawin natin para naman sa ganun ay mag-move forward tayo, mga kapatid na Cancer. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha ngayong araw. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 47, 58, at 71. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Leo. Leo, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ito po, ang upright position ng Page of Pentacles. At ang oracle card po na nagpakita para sa inyo ay ito po, my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So tamang-tama, kapatid na Leo, kung ang balak natin ay kung paano pa natin ma-improve ang ating finances, okay, ang ating oras, ang ating enerhiya, paano ba natin mapapanumbalik ang ating kalakasan ng ating mga katawan, o kaya ay paano natin ipapabalik ang pumapasok po sa isip ko ay alindog, so to speak. Okay? So tulad ng parang kaseksihan or kamachohan natin, kapatid na Leo, then gawin natin. Hindi naman sinasabi na isipin mo lang ay okay na. No. Kinakailangan na para ito mag-manifest sa ating mga buhay ay gumawa tayo ng hakbang. Okay? At yan ang pinapakita ng Page of Pentacles para sa iyo ngayon, kapatid na Leo. Mukhang andon yung kagustuhan mong i-improve ang iyong sarili, pero parang nahihirapan kang gumawa ng mga pamamaraan. Parang napaka-basic ng mga nasa isip mo lang. Kaya naman kung makakahanap ka ng isang tao na makakatulong sa iyo, or sinasabi na maaaring humanap ka ng mga self-help books, o kaya manood ka ng mga palabas na kung saan ay mas makakatulong pa mag-improve sa iyong buhay, ay gawin mo. Pag-isipan mo at planuhin mo mabuti, kasi mukhang maganda naman ang binibigay para sa iyo, kapatid na Leo, ng mga barahang nagpakita sa atin ngayon. So sabi nga natin, no, victory ang ating chariot card din. So para sa iyo, kapatid na Leo, nakikita natin na kailangan mo lang i-improve pa kung ano ang alam mo ngayon, o kaya kung ano ay yung mga meron ka ngayon ay improve mo pa, para naman sa ganun ay mas lumalim pa ang energy, or mas lumayo pa ang energy, ang oras at ang ating pananalapi para sa iyong buhay. Pero parang nakikita nga natin is more of you improving yourself when it comes to physical health and fitness. So yan ang bilin sa iyo ng ating mga baraha, kapatid na Leo. At ang lucky numbers po for today ay the number 6, 20, at 65. Isunod naman po natin ang mga baraha natin para sa ating kapatid na Virgo. Virgo, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang reversed position ng 2 of Wands. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. So kapatid na Virgo, mukhang meron mga paggulo sa ating mga iniisip. Mukhang tayo talaga ay nagkaroon ng problema pagdating sa mga pag-abot ng ating ambisyon sa buhay. Para bang tayo ay nagkaroon ng pagkalito sa ating mga buhay. Parang merong mga bagay na pumigil sa atin. Maaaring ito ay patungkol sa ating mga partner or sa mga relasyon natin na talagang malapit sa atin. Pero parang ang nakikita natin ay
yun nga, nagkaroon tayo ng problema pagdating sa ating mga malapit sa buhay, at kaya naman ay parang naapektuhan ang ating mga ambisyon, ang ating pagtatrabaho, ang ating passion sa ating mga ginagawa. Ngayon, kapatid na Virgo, ang oras na kung saan ay siguro kailangan nating i-consider ang pagrerepaso or pagrepaso ng ating mga schedule. So kailangan ay ipanumbalik natin maaari ang sleeping patterns natin sa tama, para naman sa ganun ay hindi tayo nahihirapang magbalanse ng mga oras natin. Kasi kapag ang nababasa natin, ang pumapasok sa isip natin ay kapag natutulog tayo ng madaling araw or minsan ay umaabot na ng umaga, then ang gising na natin ay bandang hapon, at parang ang pakiramdam natin ay hindi tayo masyadong recharged. Parang ang pakiramdam natin ay naubusan tayo ng oras at parang wala naman tayo nagawa sa buong araw natin. So parang sinasabi na kailangan ay ipanumbalik natin ito sa dati. Okay? Kaya naman pag-isipan natin mabuti, kailangan ay strategize natin, pagplanuhan natin kung paano natin maibabalik sa ayos ang ating mga buhay uli. Okay? Kasi kapatid na Virgo, napakaganda ng nag-aabang para sa iyo. Okay? Mukhang madami ang mangyayari sa mga susunod na araw na kung saan kinakailangan natin ipanumbalik sa kung ano yung dapat na schedule ng mga katawan natin. So, yun yung pumapasok sa isip natin habang binabasa natin yung mga baraha mo, kapatid na Virgo, no? So, kung may mga ganyan pong nangyayari sa buhay ninyo, kapatid na Virgo, ay isaayos natin, okay? So, yan ang bilin sa atin ng ating mga baraha, kapatid na Virgo. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 2, 57, at 72. Isunod naman po natin ang baraha natin para sa ating mga kapatid na Libra. Libra, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaligtad na the Tower card. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. So kapatid na Libra, tamang-tama ang binibilin sa iyo ng ating mga baraha. Kung meron ka mang mga pinagdaanan sa nakalipas na mga araw na kung saan, or maaaring ngayong linggo, okay, bagating siguro ng bandang umaga, no, may mga mararanasan kang mga problema, parang nagkasagutan or magkakasagutan kayo ng mga mahal mo sa buhay, may mga pagtatampo, parang you woke up on the wrong side of the bed, okay? Or sa mga nakalipas nga na araw, kung meron ka mga pinagdadaanan na problema, parang may mga pagtatalo, pagsusumbatan and all, sinasabi ng parehong baraha ng ating tarot card at ng ating oracle card na kailangan ay matapos na ito ngayon. Mabigyan natin siya ng tuldok. Sinasabi ng ating tarot card na magtatapos naman ang mga problema natin ngayong araw ng Linggo. Okay? We just have to make sure na kailangan ay mag-reach out tayo. Yan naman ang sinasabi ng ating oracle card, kapatid na Libra. Hindi sapat na tayo ay isipin na lang na hindi, mahal tayo ng mga nakasagutan natin. Mapapatawad din tayo. Parang ang binabasa natin or ang nababasa natin ay kailangan ngayong araw ay tayo ay mag-reach out din sa kanila. So kung gusto na talaga natin na maayos ang ating pakikisama sa ating mga mahal sa buhay, then mag-reach out tayo. Wala namang masama. At huwag mo nang pahabain pa. Huwag mo nang patagalin ito. Kasi baka mamaya, alam mo yon, kapag pinatagal mo pa at hindi mo pa siya ngayon ginawa ngayong araw ng Linggo, then baka mamaya mas lumalim pa ang pag-aalitan ninyo, ang pagkakatampuhan ninyo. Okay? So kung may kaalitan ka patungkol sa isang tao na malapit sa iyo, na siya yung tipo ng tao na nagbibigay ng oras para sa iyo, para sa pamilya mo, gumawa ka ng oras naman ngayon para sa kanya. Okay? Kung ito naman ay isang tao na kung saan naiisip natin na masyadong tutok sa kanyang pagpaplano sa sarili or pag
paggawa ng mga strategiya kung paano niya maabot ang kanyang mga ambisyon sa buhay. Then, kailangan ay bigyan natin ng panahon na kung saan ay kailangan mabalanse niya ang kanyang oras para sa kanyang pamilya. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Libra. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 14, 19, at 70. Isunod naman po natin ang baraha natin para sa ating mga kapatid na Scorpio. Scorpio, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang reversed position ng 10 of Wands. At ang oracle card po na nagpakita para sa inyo ay I honor how I want to feel. Kapatid na Scorpio, may mga pagtapos ng mga masasamang nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Mukhang ma-achieve naman natin ang ating mga ambisyon, mukhang matatapos naman natin ang mga ginagawa natin, pero siguraduhin natin na, alam mo yon, kailangan mag-celebrate ka naman. Kailangan na ipagdiwang mo itong mga nangyayari sa'yo. So you have to honor what you feel. Kung meron ka mang mga problema, kapatid na Scorpio, huwag mo namang sarilinin yan. Kailangan ay ibahagi mo din yan sa mga taong mahal mo. Okay? Para naman sa ganun ay hindi sila confused sa kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Siguraduhin mo na gumawa ka ng oras para sa sarili mo. Siguraduhin mo para ikaw ay makapagpahinga. Siguraduhin mo na gumawa ka rin ng oras upang ibahagi mo, ikwento mo ang mga nararanasan mo sa iyong mga mahal sa buhay. Okay? Pag-isipan mo mabuti kung paano mo sasabihin ito or paano mo gagawin ang pagpapahinga mo, kung paano mo sasabihin ang mga problema mo, para naman sa ganun ay smooth lang ang transition natin sa kanila. Okay? Kapatid na Scorpio, magtatapos naman daw ang mga problema. Ito mga pasakit natin, pinapakita sa kanyang reverse position ng 10 of Wands na matatapos na, gagaan din ang pakiramdam natin. Okay? Katulad ng pinapakita din ng ating chariot card sa kanyang upright position na victory ang ibig sabihin. Then, yun nga, talagang ma-achieve mo ang pagtapos ng mga problema mo ngayong araw. Kung meron ka mga tinatapos na proyekto, ay mangyayari yan ngayon. So, siguraduhin mo lang na you have to honor how you want to feel. At ang parang nababasa natin ay you want to be, to feel that you are loved. Then, if you want to feel na minamahal ka ng mga tao sa paligid mo, ay ipiramdam mo din kasi sa kanila na mahal mo din sila. At gumawa ka ng oras para mag-spend time sa kanila. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Scorpio. At ang lucky numbers nyo po for today ay the numbers 25, 64, at 75. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Sagittarius. Sagittarius, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang upright position ng Ace of Swords. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Okay. Kapatid na Sagittarius, mukhang merong buto na kailangan natin itanim ngayong araw. Ibig sabihin, kasi parang nababasa natin dito sa Ace of Swords, ay parang merong oportunidad na paparating para sa'yo ngayong araw ng Linggo or sa mga susunod na araw. Okay? Hindi pa ito pangako. Maaring ito ay magsimula ngayong araw ng Linggo or sa mga susunod na araw, pero hindi pa siya, kumbaga binhi pa lang siya. Kailangan pa lang niyang simulan. Kaya naman gumawa ka ng maayos na mga hakbang mo. Okay? Paglaanan mo ng oras at panahon itong mga paparating na oportunidad sa iyo. Huwag kang masyadong magpa-relax. Kailangan na isipan mo mabuti ng tamang pag-strategize
at pagpaplano kung papaano mo mapapalago itong oportunidad na ito. Okay? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Okay? Huwag kang magpatagal-tagal sa gagawin mo. Kasi parang one time, big time lang to. Parang one time shot lang to. Kaya naman, kailangan ay isipan mo mabuti kung papaano mo siya tatanggapin sa buhay mo. Paano mo tatanggapin itong hamon na to? Paano mo papaunlarin ang oportunidad na ito? Okay? So, kung ano man yan, kapatid na Sagittarius na paparating sa'yo, ikaw lang ang makakasagot niyan. Okay? Just make sure that you contemplate, you pray, you ask for the loving presence of our Lord in order for you to be guided properly. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Sagittarius. At good luck sa iyong Ace of Swords ngayong araw. At ang lucky numbers niyo po for today ay the numbers 12, 31, at 32. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Capricorn. Capricorn, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang upright position ng Page of Wands. At ang oracle card po na nagpakita ay Hope is the conduit for miracles. Okay, kapatid na Capricorn, kinakailangan ay maging masigasig tayo. Okay? Tama naman na nandyan dapat ang ating marubdob na pagnanasa, ang hope natin na ma-achieve natin ang mga kagustuhan natin sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin ng oracle card natin na tayo ay humiling lang na ma-achieve natin ang mga bagay or panatilihin lang natin ang pag-asa sa ating mga buhay ay okay or magiging okay ang lahat. Hindi po. Pinapakita kasi naman ng ating Page of Wands ay kailangan ay matuto tayo. Kailangan parang nagsisimula pa lang tayo sa panibagong yugto ng ating mga buhay. Maaaring tayo ay bagong pasok sa trabaho o kaya ay may bago tayong naisip na nagagawin para naman sa ganun ay ma-achieve pa rin natin ang ating mga ambisyon sa buhay. Ang kinakailangan mo, kapatid na Capricorn, ay yes, andun dapat itatak mo ang pag-asa na ma-achieve natin ang mga ito. But at the same time, pinapakita ng ating Page of Wands na kailangan ay gumawa din tayo ng mga hakbang para sa ating mga sarili kung paano natin may improve ang ating mga kasanayan or ang ating mga skills. Kaya naman, kapatid na Capricorn, binibilinan ka na paglaanan mo ng oras ang mga bagay. Siguraduhin mo na nagagamit mo ng maayos ang nakakarampot na salapi na meron tayo. Huwag kang basta masyado maging magastos. Yan ang mga pumapasok sa atin. At pag-isipan mo mabuti, katulad ng sinasabi ng ating King of Swords. Pag-isipan mo mabuti, pagplanuhan mong maigi kung paano mo ma-improve pa ang iyong sarili, kung paano mo ma-improve pa ang iyong kasanayan in order for you to achieve something higher sa iyong buhay para ma-achieve mo ang ambisyon mo sa iyong buhay. Kaya naman, huwag ka na magpatagal-tagal pa. Yan ang binibilin ng ating chariot card. Pero siguraduhin mo na sa bawat hakbang natin moving forward ay hindi tayo nakakagawa ng mga kamalian. At para natin may iwasan ng kamalian, yaan ay kapag pinag-isipan natin mabuti ang ating mga gagawin. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Capricorn, ngayong araw ng Linggo. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 9, 38, at 48. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Aquarius. Aquarius, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang upright position ng King of Pentacles. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. My fearless freedom lights up the world. Okay, kapatid na Aquarius, mukhang fearless nga talaga tayo ngayon. Okay? Sa pinapakita ng ating oracle card, okay, so my fearless freedom lights up the world, mukhang you will be financially free, you would have, magkakaroon ka ng oportunidad na kung saan ikaw ay magiging free or magkakaroon ka ng sapat na oras, ng sapat na resources, katulad ng pananalapi, o kaya ay punong-puno ka ng enerhiya
ngayong araw. Kasi yan naman ang pinapakita ng ating King of Pentacles na kung saan makikita mo para kang hari, na kung saan andyan lahat para sa iyo at parang sitting pretty ka lang sa iyong trono. Okay? Again, hindi po siya lalaki, hindi po siya babae. Okay? Pero yan ay maaaring sumalamin sa inyo kung kayo man po ay lalaki o babae. So walang sexualidad tayong nababasa ngayon sa ating mga baraha. So, kapatid Aquarius, I believe, okay, kahit na pinakita man sa iyo ng ating King of Pentacles na magkakaroon ka ng sapat na resources ngayong araw, might it be time, money, or energy, sinasabi naman ng ating reverse position ng Queen of Pentacles na kailangan ay gamitin mo ito sa tama. Kailangan ay balansehin mo pa rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan ay gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng parang ang nababasa natin ay care or love sa ating mga minamahal or sinisinta. Okay? So pag-isipan natin mabuti ang mga bagay. Huwag naman tayong masyadong alam mo yon, magpadalos-dalos sa ating mga ginagawa. So parang ganun din ang basa natin para sa iyong chariot card. Na kung saan, yes, kailangan madaliin mo, pero parang ang nababasa natin sa iyo, more of kapatid Aquarius, ang bilin sa iyo ay medyo huwag kang masyadong magmadali sa mga gagawin mo. Okay? So make sure na gamitin mo ng maayos kung ano man itong ma-achieve mo pagdating sa iyong mga resources, oras, pananalapi, o kaya ay enerhiya. Gamitin mo siya sana sa tama para naman sa ganun ay you can light up the world of your own and of your family. Yan ang bilin sa iyo ng ating mga baraha, kapatid na Aquarius. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 18, 34, at 53. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Pisces. Pisces, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ito po, ang reversed position ng Four of Cups. At ang oracle card po na nagpakita ay ito po. My capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need. When I am ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Okay. Kapatid na Pisces, mukhang binibilinan ka ngayon ng araw ng Linggo ng ating mga baraha na kinakailangan ay manumbalik ang alam mo yon, yung passion natin, yung marubdob na kagustuhan nating i-improve ang ating mga sarili kung yun ang gusto mo. Kung ito ay patungkol sa ating pagtatrabaho, sa ating negosyo, then yung kagustuhan mo talagang ma-achieve ang mga bagay na yon ay kailangan manumbalik. Kasi parang pinapakita ng ating Pisces, ay ng ating tarot card sa'yo, kapatid na Pisces, na parang nawawala eh. Masyadong hindi tayo tutok sa ating ginagawa. Parang masyadong sabog yung mga kagustuhan natin, parang kung saan-saan tayong pwesto or saan-saan tayong lugar o yung isip natin ay kung saan-saan lugar tumatakbo. Okay? Kaya naman, kapatid na Pisces, binibilinan tayo na kailangan ay matune in natin ang energy natin sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga pagmamahal ng mga nakapaligid sa atin sa tama, ng pagmamahal natin para sa mga taong malapit sa atin sa tama, ng paggamit natin ng oras, pananalapi, or ng ating enerhiya sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ngayon, binibilinan ka, kapatid na Pisces, na intindihin mo ang mga taong malapit sa iyo, ang taong gumugugol ng kanyang oras, pananalapi, panahon upang ikaw ay papagbutihin, gumagamit ng kanyang mga katalinuhan
sa paggawa ng mga pagpaplano or strategy para sa buhay, para naman ikaw ay mabigyan ng magandang buhay. So huwag mo sanang sayangin ang oras nila. Ipakita mo na mahal mo sila. Tumutok ka sa mga binibigay nila sa'yo. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin nun ay forever tayong maging tumanaw ng utang na loob. Ang pagtanaw ng utang na loob, kapatid na Pisces, ay nagmumula sa pagbibigay natin ng kung ano yung tamang ipinapakita din nila sa atin. Okay? So, kailangan ay ilagay natin ang sarili natin sa mga posisyon nila. Or kung sila man ang gumagastos para sa atin, kung sila man ang nakikita mo gumugugol ng oras para sa atin, ay subukan mo din daw na ikaw naman ang lumagay sa posisyon nila. Subukan mo kayang isipin na ikaw ang nagtatrabaho para sa inyong pamilya, ikaw ang nag-iisip ng mga bagay para umunlad ang inyong kabuhayan, ikaw ang gumawa ng oras para mapagtuunan lahat ng pangangailangan. Okay? So parang yan yung binibilin sa'yo, kapatid na Pisces eh. Okay? Kailangan ay siguraduhin mo na wag mo nang patagalin pa or parang wag kang masyadong manatili sa pagiging isip bata mo. Parang yan yung pumapasok sa atin ngayon. Okay? So wag kang masyadong isip bata, kapatid na Pisces. Kailangan ay siguraduhin mo na lalong-lalo na sa panahon ngayon na kailangan ay parang nire-require tayo na medyo kailangan maging mature tayo sa pag-handle ng mga bagay dahil wala rin namang makakatulong sa atin kundi ang ating mga sarili. Kaya naman, kapatid na Pisces, sana ay mas mabuksan mo pa ang iyong puso at isipan sa mga nangyayari sa paligid mo, lalong-lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Para naman sa ganon ay mas maintindihan mo sila. Okay? So, yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Pisces. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 45, 59, at 74. Muli po, ito po si Daily Habit na nagsasabi sa atin ng ating mga baraha ay pawang gabay lamang po natin sa pang-araw-araw at nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Linggo, July 19, 2020. Kung kayo po ay umabot sa puntong ito ng ating programa, ay malamang ay nagaantay po kayo ng special shoutouts. Kaya naman, ito po ang mga komento na natanggap natin sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, sumuporta, nanood, at gumugol ng oras nila para magkomento sa ating mga videos. Isang malaking pag-shoutout po para sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan, at kapamilya. Maraming salamat po sa mga sumusunod. Thank you, Jam Network. Salamat, Kuya Tech TV. Thank you, Fritz Mateo. At sabi po niya, birthday niya po tomorrow. So, thank you. Thank you po. Araw-araw ko po kayong sinusubaybayan. Watching OFW from Bahrain. Bukas po birthday ko. God bless po. At God bless din po sa inyo, Ma'am Fritz Mateo. Isang malaking pag-shoutout at isang happy birthday. Mula po yan dito sa amin sa Daily Habit Channel. Happy birthday po, Ma'am Fritz Mateo. God bless po sa inyo dyan sa Bahrain. At mag-iingat po kayo palagi. More birthdays to come, Ma'am Fritz Mateo. Thank you so much po. Thank you, Tess Valerio. Salamat, Jen Rich. Thank you, Jorenix Music. Salamat, Team Colay TV. Thank you, Paya Mindset. Salamat, Rowena Kunanan. So, sabi po niya, Scorpio daw po siya, November 20, 1973, watching from Porac, Pampanga. Maraming salamat po, Ma'am Rowena Kunanan from Porac, Pampanga, sa inyong panonood at sa inyong suporta. Mag-iingat po kayo palagi dyan at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po. Thank you so much, Cool Mom Vlog, watching from Saudi.
Salamat kapatid sa Mad TV watching from Ireland. Thank you Charles B. Diaries. Salamat Lalabs Made Life. Thank you Ma'am Maria Cecilia Lopez. Salamat Rosalina Amir. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa amin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya kung nasan man po kayo. Ma'am Rosalina Amir, thank you po for watching. Salamat Vianatics Official. Thank you Zion Pahara watching from Hong Kong. Jing Pahara, thank you so much my friend for watching. Salamat Charles B. Diaries. Thank you Marilyn Dino. Thank you so much po for watching, Ma'am Marilyn Dino. Mag-iingat po kayo palagi, ma'am, kung nasan man po kayo. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po sa inyong panonood, Ma'am Marilyn Dino. Maraming maraming salamat, Rosalinda Ramilo watching from Chicago, Illinois. Mami, mag-iingat po kayo palagi dyan sa Chicago. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Thank you so much po for watching, Ma'am Rosalinda Ramilo. Salamat Ma'am Maricel Pakilman watching from Ifugao. Thank you so much po Ma'am Maricel. Mag-ingat po kayo palagi at ng inyong pamilya dyan sa Ifugao at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po Ma'am Maricel Pakilman. Thank you so much Marimero. Arigato gozaimasu. Thank you so much for watching. Watching po siya from Japan. Salamat. Thank you Gayem TV kapatid. Salamat po. Thank you, Ethology RG Ne. Salamat, it's me, Lizelle. Thank you so much for watching. Salamat, Shuri Stevie. Thank you so much for watching. Salamat, Demi Cervantes. Thank you so much for watching. Thank you, Sha D. Rocks. Salamat. Visual Mix, Moya T. Vlogs. Thank you so much for watching. Salamat, Charito George. Thank you so much, Boss Bahaw. Salamat, Sophia May Suyat, watching from Canada. Maraming salamat, Fairs, Homie, Fan. Maraming maraming salamat po for watching. Mag-ingat po kayo at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po for watching. Fairs, Homie, Fan. Thank you so much. Salamat Marifel Liao for watching. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Salamat Carol Betito. Maraming maraming salamat. Watching daw po siya from Kuwait. Maraming maraming salamat po Ma'am Carol Betito. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Kuwait. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Thank you so much for watching Carol Betito from Kuwait. Salamat Marimar Ulala Au Au. Kapatid sa Dick Mel TV, maraming maraming salamat Bisdak. Thank you so much for watching. Salamat Teresa, Ma'am Teresa Ulip. Thank you so much po sa inyong panonood at sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo Ma'am Teresa Ulip. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Thank you so much po. Salamat Nathan Pamitan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi, Sir Nathan Pamitan, at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, Sir Nathan Pamitan. Maraming maraming salamat, Sophia May Suyat, watching from Canada. Charlie Pangasian, Pyrite Channel PH, thank you so much for watching. Salamat 20 Mother and Child Love. Thank you Jess Celi Atilano. IV Thoughts TV. Maraming maraming salamat Gladys Orpiana. Maraming maraming salamat po. Okay. Sabi niyo po puro sablay talaga reading sa akin. Yung cards po kasi natin, it's more of general manifestation. Okay, at saka general reading lang po. Kung gusto niyo pong magpabasa ng personalized gabay, ay message nyo lang po kami sa aming Facebook fanpage, Daily Habit Horoscope. Para naman po sa ganun ay tingnan po natin. Pero kung ang sinasabi niyo po sablay ay parang medyo may pagka-bad
ang reading para sa inyo. Technically, Ma'am Gladys, wala naman po talagang bad or good reading. Okay? It's more of paano natin siya i-apply sa ating mga buhay. So, kung ang pagkakadinig nyo po ay more of a bad reading siya, then siguro ay kailangan i-turn natin yon into something that is positive. So, para siyang warning na kung saan ay hindi na natin gagawin or iwasan natin para naman sa ganun ay mas okay, maging okay ang lahat. Pero maraming salamat po pa rin sa inyo, Ma'am Gladys or Piana. Salamat po at mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Thank you so much, BFF Lian Copper, watching from Montelupa na ngayon ay nasa Cavite. Thank you so much, BFF, for always supporting our channel. Salamat, BFF Lian Copper. Salamat, Shol Abigpa. Thank you so much po for watching. Sana nabasa ko po ng tama yung pangalan ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa amin. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Shol Abigpa. Thank you so much at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat and arigato gozaimasu. Thank you so much for watching. Gerwin Pangkubit, watching from Japan. Sige, babasahin ko yan or itra-translate ko yan. Pero parang ang sabi mo yata is, thank you so much, my friend. Yes, thank you so much to Gerwin Pangkubit. Maraming salamat. Salamat po, Ma'am Erlene Dasak, watching from Reno, Nevada, USA. Ma'am, mag-iingat po kayo palagi, ha? Lalo na po na nasa ibang bansa po kayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Erlene Dasak, from Reno, Nevada, USA. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Hey Jude Vlog. Salamat, Kuiz Den's Tribe TV. Thank you so much for watching. Salamat, Shaco's Channel. Maraming salamat, Katrina Kizil Vlogs. Thank you so much for watching. Rye Care Official. Thank you so much po for watching. Salamat, MJ Collection. Thank you so much, kapatid, for watching. Salamat, Sis Kaiser 21 Lover. Maraming salamat sa iyong suporta. Maraming salamat, Annette Esteban. So, sabi po niya, Sir, bakit di ko kayo makita sa FB? Ma'am, ito po, hanapin niyo po yung Daily Habit Horoscope. Lagyan niyo po ng horoscope para po sa ganun ay mas madali mo kaming ma-search po. Pasensya na po kung ang daily habit lang yung binabanggit namin nung umpisa. Yung pala, hindi po pala siya madaling ma-search kapag ganun lang ang ginamit. So, dagdagan nyo po, Daily Habit Horoscope. So, finally, sana po ay makita nyo po kami at ma-message nyo po kami. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Annette Esteban. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po. Pretty Woman, hello po. Thank you po for the reading nyo araw-araw. God bless po at keep safe po. At keep safe din po, Ma'am Pretty Woman. Thank you so much po for watching every day. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya, Ma'am Pretty Woman. Thank you so much po. Maraming salamat, Ragroot. Arigato gozaimasu. Thank you so much for watching. Watching po siya from Japan. Salamat, Lola TikTokera, Girly, and JM. Thank you so much, Mel Timbal. Salamat, Johanny's Channel, watching from Taiwan. Thank you, Miss Chachi. Thank you so much for watching. Salamat, Creatress of SMG Channel, watching from Singapore. Maraming salamat, Jam Plantilla Official. Salamat po. At isang happy birthday in advance po sa inyo, Jam Plantilla Official. Thank you so much for watching. At happy birthday. God bless. Salamat, Mommy's Channel. Thank you so much po for watching. Thank you, Sam TV Vlogs. Salamat, Marife Rue Curl. Thank you so much for watching. Salamat, Arlene Cook Hub. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa pagsuporta.
kapatid. Mag-ingat ka palagi at God bless sa'yo. Arlene Cookhub. Maraming salamat, Noralets TV, sa panonood. Salamat po. Thank you so much, Giselle Zubiaga. Thank you so much for watching. Salamat, Lloyd's Vlog. Thank you so much for watching. Salamat, Abu Dhabi YouTube Superman. Thank you so much for watching. Salamat, Super Denziel. Thank you so much for always supporting our channel. You take care of yourself and God bless you and Denziel and your family. Thank you so much. Salamat, Dopegin or Dopegin Bravo. Salamat for watching. Braderhood TV channel. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Maria Cecilia Lopez. Actually, nung binabasa ko to, Ma'am Maria Cecilia, na medyo napangiti mo ko doon. So, sabi niya, wow, excited na ako. Kailan kaya dadating ang forever ko? But thank you. Pero, yun nga. Yan. So, sana naman kilig tuloy ako. Yeah. Who knows, di ba? Sino pong makakapagsabi, kapatid na Maria Cecilia Lopez? Malay po natin, no? Nandyan lang pala siya sa tabi-tabi. Okay? So, antay-antay lang tayo. Pero maraming salamat po sa inyo, Ma'am Maria Cecilia Lopez. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po. Thank you so much, Gemma Chan, for watching. Salamat, Braderhood TV Channel, 619 TV Channel, Gemma Chan, Ma'am Maria Cecilia Lopez. Pasensya na po, naggugulo na po yung mouse ko. Kylie Torres Vlog, maraming salamat po sa inyong panonood. Nathan Pamitan, maraming salamat po. Sana po mahanap niyo po yung page namin, Sir Nathan Pamitan. Ito po, Daily Habit Horoscope. Yan po ang Facebook fan page natin. So, lagyan niyo lang po ng horoscope sa dulo para po mas madali niyong ma-search. Salamat po. Thank you, OFW Ilocanas Best. Thank you so much po for watching. Salamat, kapatid Tamad TV, watching from Ireland, Dublin, Ireland. Maraming salamat, kapatid. Thank you so much, Fritz Mateo. So, ayan, happy birthday po, watching from Bahrain. Salamat po, Ma'am Fritz Mateo, at God bless po ulit sa inyo. Thank you, Chin Moore. Thank you so much po. So, sabi po niya, watching po siya from Kuwait. Ah, okay. So, sana naman nga kahit wala na kayong contact, yung friendship nyo ay hindi magtatapos. Oo, hopefully. Okay, pero yun, sana makahanap tayo ng pamamaraan paano makipag-communicate ulit sa kanila, ma'am or Sir Chinmore. Okay, mag-ingat po kayo palagi. Leo girl pala siya. Okay, so anyway, maraming salamat po sa inyong panonood, Chinmore. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Kuwait at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Thank you so much po, Chin Moore. Salamat, Hoda TV. Thank you so much, my friend. Salamat, Analiza TV. Thank you, Shady Rocks Teacher. Salamat, Braderhood TV Channel. Uncle Tita, maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Okay? So, yan po ang mga natanggap nating komento sa nakalipas na 24 oras. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagsuporta, at pagkomento sa ating mga videos. Talagang nakakataba po talaga ng puso. Kaya wala naman talagang pagsidlan ang aming kagalakan sa mga nakikita naming number ng mga subscribers namin at yung mga nagko-komento sa mga videos natin at yung mga nanonood sa pang-araw-araw. Maraming salamat po talaga sa inyo. Okay? Wala po talaga kami dito kung wala po kayo. Kaya isang taus-pusong pasasalamat po sa inyo. Thank you po. So muli po, makita-kita po tayo bukas. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Linggo, July 19, 2020. Thank you po at mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.